And I'm the one, could you be the one? Shh. For diet siya, hindi siya ganun katamis at hindi siya ganun kaplapi. Good siya for coffee and tea. Okay, now pakikita ko sa inyo kung paano gumawa ng homemade cake na vegetarian na siya. Okay, so see you soon. Ito na nga guys, prepare tayo ng cake. Kailangan natin ng sugar, which is 2 cups of sugar. Kailangan natin ng vanilla. Kailangan natin ng baking powder. Flour. We prefer 3 cups of flour. Kasi gusto ni mama yung walnuts. Then, I prefer walnuts actually. Then, I grated skin of orange, which is the chest of orange. Nag-grind ko na siya kasi, di ba, it takes time. Then, need natin ang 4 egg. Ito kasi, I'm gonna use it also, yung juice niya. Then, itong banana, medyo overripe na siya. Ilalagay ko na lang siya para hindi siya masayang. Then, meron ako dito butter. I'm not using too much butter because itong cake na gagawin ko is for diet. And then I have oil here. Then ito na lang yung mga ingredients. And I forget one thing more. I will put raisin. Kasi gusto ni mama yung raisins. I'm going to put 1 cup of raisins. Ito yung raisins. Then, we prefer also yung molds, yung cake molder. Ito yung cake molder na. It's a circle one. Lagyan natin tumamaya ng oil so don't stick the yung cake. Madali siyang ma-remove pag naluto siya. Okay, and then, let's see. Okay, by the way, this is a year of vlog. Don't forget to like, comment, and subscribe on my YouTube channel. At para sa mga, hit nyo na rin po yung bell button para lagi kang updated sa mga latest posts ko. Ito na nga guys. Nandito na tayo. Ipipo na natin yung flour. Ipipo na natin yung flour. Yung flour niya is 3 cups. Tapos, sasalain ko yung flour. Para medyo mag-smooth siya. Sinasala ko siya. And this is the last cup. Ito na yung last cup. 2 cups. Same procedure. Salain lang natin siya. Ito na yung supply. Then,
lagyan natin siya ng ito, baking powder. Kasi dito ko na nilalagay yung baking powder. I put 2 spoons. Then, I remove this away para hindi ko na malagyan ulit. Then, lagyan ko siya ng vanilla. Ito yung vanilla niya. Para sa smell. Kasi kakunti na to, then I put all. Si mama kasi gusto niya yung may raisin. Raisin yung cake. I'm gonna put raisin. We prefer 1 cup of raisin. Ito yung 1 cup of raisin. Then I put na dito. Kasi okay na siya, di ba? Then yung crush, yung chest ng orange, I put na dito also. Itong walnut, di ba may walnuts? Blend ko na to para ma-crush siya. Ito. I-blend ko na siya para ma-crush na ito. Lagay ko na rin dito. Okay na siya, di ba? And then, ito, baliwating na lang siya. Ngayon, gumawa naman tayo ng another step. Itong banana, kasi ayaw ni mama nalagyan ng banana para hindi niya matrace na may banana. I'm gonna put this now sa pagbiblend para hindi niya ma-notify. Choose ko din, hindi naman natin i-eat, hindi naman natin nilalagay. Then, ilalagay ko na yung egg. Sinasabay ko na, usually, I blend first the white one. Pero, dietary naman siya. So, I can fit all together. Yan. Choose na yung egg. Ito yung orange juice na 1 lemon juice. Orange juice, not lemon juice. Nilalagay ko na rin dito yung sugar para matunaw siya. Diba? Para matunaw siya. Nilalagay ko na rin yung sugar dyan. Tapos, we prepare 1 cups of oil. We put 1 cup of oil. Ito, ilagay na rin natin dito yung cup of oil. Then, hindi ko siya masyadong nilalagyan ng butter kasi ano nga to, di ba? Para pang diet. So, which is, lagyan lang natin ng mga ganito. Marami na rin to. Diba? Then, I put na also there. Para pag na-blend, matunaw siya. Nilalagyan ko rin siya ng half cup or 1 cup of milk. Tingnan ko siyang i-taste. Kung hindi pa, okay, make it 1 cup of milk.
1 cup of milk, lagay ko na siya dito. And then, ito, kumpleto na siya. Diba? Cover natin. Then, i-blend natin siya. Ito, i-blend natin yun. Kita nyo ba? Texture niya. Imi-mixture lang natin siya dun sa dito sa ating ginawang ito. Which is okay na to lahat. Ngayon, i-prefer naman natin to. Okay. Lalagyan natin to ng oil na lang yung nalagay ko. Kasi parang medyo natago ko na to. I-spread lang natin, i-brush natin, gamit yung brush. Lagyan lang natin ang oil yung bawat paligid niya ng mud para mamaya hindi nagdikit yung ito yung mixture natin. Okay na siya. May oil na yung lahat niya. Then, hanggyan natin ng flour para hindi siya didikit mamaya. Kailangan all over nito ma-spread na ng flour. Whoa, sorry. Medyo madulas siya kasi nilagyan ko nga siya ng oil. Pasensya na kayo kasi medyo makalat akong gumawa. Ito siya. Ganyan
texture niya. Medyo pababain ko lang ng konti yung flour kasi medyo parang medyo madami naman siya. Ayan, ganyan na yung looks niya. Ayan, okay na siya. So yung ganyan po, mix na lang natin kasi medyo... halo. Hindi ko alam, medyo maliit yata itong lagayan ko na ito. Medyo maliit yata siya. Another one. Kasi sobra. Tingin ko sobra dun sa same step. We put oil. And then we brush. Binabrush ko siya. Binarush ko siya. Then kailangan ulit lagyan ng flour. Anyway nga pala, bago ka mag-prepare nito, kailangan i-on mo na yung oven. I-on mo yung oven sa 180 degree. Para mamaya, pag okay na siya, medyo ilalagay mo na lang siya sa oven. Habang nag-prepare ka, ang oven na init na. Ito na yung mixture. Ibububo ko na siya dito dahan-dahan habang hinahalo. Habang hinahalo ko siya. Then, i-mix muna natin siya. Ganito yung itsura niya. Yan. Kahit na lagay na natin yung lahat ng ingredients, kailangan lang natin itong haluin. Hindi ko na ito nilalagay sa blender. Yung pinaka ito lang yung mixture na yung base. Nilalagay ko sa blender. Pag-prepare nyo ito, maybe it takes time 30 minutes. Which is good naman para pag natapos na siya, mainit na rin yung oven. Lalat ko na. Hindi ko na, dati nilalagyan ko siya ng cacao, as in cocoa. Hindi ko na kayo nilalagyan kasi diet na siya. Thank you.
texture niya. Parang, di ba, panhalo mo na siya, ganun yung look niya. Ayan. Medyo dry. Medyo dry siya kasi parang alam siyang bread. Okay na, na-mix na natin siya. Then, lalagyan na natin siya dito sa minog natin. Ginawa natin kanina. Ito. Medyo iho lang natin. Yan. Then, ito na natin. Iho lang natin. Magali lang din siya. Gagawa ka ng cake, magali lang din. Ito na. Ready na siya for oven. Ito yung isa. Ayan na. Check natin yung oven kung mainit na. Mainit na siya kasi bago ako mag-start. Nilagay ko na siya. Yan, nilagay na natin siya sa oven. Ito yung isa. Nilagay natin sa oven. Ayun, sila. Pag nilagay mo na to sa oven, make sure na hindi mo na siya bubuksan. Then, put the timer. Me, usually I put 50 to 55 minutes. Whoa, let's get fast. Make it 50 first. Then we'll check later. Yan. I put 50 minutes. Then I will check later. Okay. Yan. Medyo finish na tama. Makalat yung medyo makalat. Sige. Okay. Let's see and find out soon. Ito na guys. After 10 minutes. Ito na yung mitsura niya. Esensya na medyo madilim yata dun sa loob ng oven. Ayan yung mitsura niya. Medyo nag-up na siya ng konti. Now it's 40 minutes later. After 20 minutes, and yun na yun, nagbabrown na siya. Hindi masyadong makita pag inalalapit. Medyo nag-up na siya, then medyo brown na ang color. Ito guys, 18 minutes na lang, matatapos na siya. Brown na siya, nag-pop up na siya. Ayan na siyang itsura niya. Konti na lang, matatapos na siya. Diba? Ito guys, almost 5 minutes na lang, matatapos na. Medyo brown na siya. Kasi looks luto na siya. I hope maganda yung kalabasan ng cake. Ito na nga guys, nag-alarm na siya. It means ready na daw siya. Check natin. Ito na yun. Wow. Hot. Mainit siya. Paano ba siya? Ayan. Ayan na yung itsura niya.
Ito yung cake na at natin. Ito, check natin kung okay na. Ignite yung gamit ko. Wala nang dumikit. Wala na. It means cook na siya. Ito na, done now. Guys, ito na yung cake natin. Hindi siya burnt. Medyo brown lang siya kasi madilim dito sa labar. Ito na yung cake. Later. Thank you for watching, guys. Ito na, guys, yung cake. Nilagyan ko ng icing sa ibabaw. Ayan na siya. So, guys, ito na yung cake na ginawa natin kanina. Napakasarap niya. Para lang siya, good siya for 4 p.m. Yung hindi siya matamis. Para lang siyang bread. Ito yung ginagawang dietary cake. Sarap siya. Promise.